Magandang gabi po sa lahat. Ako po ay isa sa mga listeners ninyo sa Spotify at ngayon nga po ay nakikinig na rin sa inyong channel. Naisend ko na po ang storing ito sa pamamagitan ng Facebook at akin pong ibabahagi ang ilan sa mga hindi ko po malilimutang paranormal experiences. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Hikari. 2019 ang unang mangyari ang karanasan kong ito. Hindi ko lang po matandaan kung ano yung eksaktong month. Meron po akong katawagan sa Messenger noon at ito po yung kaibigan kong itago na lang natin sa pangalang Yuki. Nasa 1 a.m. o 2 a.m. na po ito kung hindi ako nagkakamali. Nakapatay na ang ilaw sa kwarto at sarado na ang pinto. So habang nag-uusap kami, nakaramdam ako ng pagkaihi kaya nagpaalam muna ako sa kanya. Ang sabi naman niya ay willing to wait naman siya sa akin matapos mag-CR. So nagtungo nga ako at iniwan ko yung phone sa kama. Tapos nung pagbalik ko, kinuha ko muli ito at pagkatapos ay muli kong inilagay ang headset. Nang biglang, "Uy, may kasama ka ba sa kwarto mo?" At syempre nabigla naman ako at kinabahan automatically. Natakot din at bigla ko ring inend yung call namin. Tapos naging ninja talaga ako. Binuksan ko kaagad yung pinto at ilaw at sabay ng chat ko at sabi, "Uy, ano ka ba? Wala akong kasama. Huwag ka namang manakot." In all caps pa talaga, Sir Red, sapagkat takot na takot talaga ako. Hanggang sa nag-decide na lamang kami na matulog na at bukas na lamang kami mag-usap muli via video call. Kinabukasan, pambungad sa akin ni Yuki. "Alam mo ba kasi, totoo yung sinabi ko. Noong nagpaalam ka sa akin na magsi-CR ka, magpapatugtog lang ako. Tapos may narinig talaga akong boses ng batang babae. Tinatawag na, 'Mami.' May tinatawag siyang 'Mami.' 'Nasaan ka, Mami?' Ganyan yung narinig ko. At inulit-ulit niya iyon bago ka makabalik. Bago mo nga kunin muli yung headset, narinig ko na may tumatawa sa likod mo." Ganun na ganun ang sabi sa akin ni Yuki, na kahit umaga nga ng sandaling iyon ay kinikilabutan ako. Pagkatapos kong marinig yun, natakot na ako at kinilabutan sa kwarto. Kahit nga last year pa ito nangyari, nararamdaman ko pa rin yung same exact na lamig na naramdaman ko matapos ikwento iyon sa akin ni Yuki. Year 2007 at high school pa ako nito. Nasa school ako noon at si Papa po yung naglalabas sa likurang bahagi ng bahay. Malaki po yung likuran namin at mapuno po doon. Hindi ko nga makalimutan ang kwento ni Papa. Ayon sa kanya, tanghali na naglalaba daw siya nang walang pasabi-sabi na umalulong yung mga aso namin. Yung alulong daw po nila ay parang natatakot at kitang-kita pa nga daw ni Papa na nakabahag yung buntot ng mga iyon. Napatingin daw si Papa bigla sa tinitignan ng mga aso at doon ngay may nakita siyang lalaki na parabang ermitanyo. Mukhang hukluban ang muka at bigla nga daw pong napaturo si Papa kung nasaan yung matanda at tinanong niya na, "San ka galing?" Pero sa isipan lamang po niya iyon. Yung matanda siguro ay naintindihan o narinig yung sinabing iyon ni Papa. Kaya kitang-kita na lamang daw niya kung paano umisi ang matanda na parabang tinutugunan yung kanyang itinanong sa kanyang isipan. Naglakad daw ang matandang iyon patungo sa sagingan at bigla daw pong natuyot yung mismong halaman na yun. Namatay bigla yung puno at naglaho din ng ganun-ganun na lang ang matanda. Matagal daw na nakatulala si Papa sa gawing iyon at talagang parang napako daw siya sa kanyang kinatatayuan. Nang mahimasmasan po siya, nang hina na lamang ang kanyang tuhod kung kaya't hindi na lamang niya itinuloy ang paglalaba at umakyat na agad sa kwarto.
Ang susunod ko naman pong kwento, Sir Red, ay hango din po sa kwento ni Papa nung nasa ospital pa si Lolo at naka-confine doon. Ayon kay Papa, alauna ng madaling araw daw iyon nang lumabas siya para bumili ng makakain. Pagbalik nga daw po niya sa room kung saan naka-confine si Lolo, may nakita daw siyang batang lalaki. Parang nasa 4 to 6 years old ang edad nito at naglalaro daw ng bola at padribol-dribol at pagkatapos ay kinausap daw si Papa. Sinaway daw ni Papa sa pagsabing, "Uy bata, huwag kang maingay kasi maraming natutulog na mga tao dito." At huminto naman daw yung bata sa pagdidribol, ngumiti kay Papa at tumakbo. Nang pumunta na nga daw si Papa sa nurse's station, ang sabi niya, "Nurse, may nakita po ba kayong naglalarong bata dito? Late na kasi, tapos nagdidribol ng bola doon, no? Nasaan kayo mga magulang nun?" Ngunit agad pong nanlaki ang mga mata ng nurse at yung isa pa nga'y napakomentong, "Ala tay, huwag naman po kayong manakot. Wala pong gumagalang bata dito." At hindi na nga daw po nakapagsalita si Papa at umalis na lang. Wala naman din sa isip ni Papa na multo yung nakita niya. Naikwento din daw po ito ni Papa sa ilang mga kamag-anakan niya at naniniwala ang karamihan sa kanila na may sakit ang batang iyon at maaaring doon nga din sa ospital na matay. Ang sabi nga din ni Papa, sa pagkakatanda niya, yung naglalarong bata ay nakapolong puti pero nakashort na itim. Ang cute nung bata at mukhang mayaman talaga. Ang next story ko naman po ay galing kina mami at sa tita ko. Ayon sa kanila, naliligo daw si mami noon at naka-heater siya sapagkat nahahawaan ng lamig ng aircon yung tubig na nasa CR na nasa kwarto nila. Hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan lalong-lalo na sa mga gumagamit ng heater sa kanilang mga pampaligo na talagang magmumoist ang kabuuan ng CR kung matagal mo na itong ginagamit. Nang tapos na nga daw po siyang maligo, nagbihis na daw po si mami hanggang sa namataan nga daw po niya sa salamin na parang may nakasulat na hi-hi-hi-hi. At syempre, sino ba naman din ang hindi talaga matatakot sa umpisa pa lamang na mabasa iyon dahil alam naman ni mami na siya ang naroroon na mag-isa sa CR ng sandaling iyon. Parehong-pareho po sila ng senaryo ni tita sapagkat si tita din daw ay nakakita din ng ganong klaseng misteryosong sulat mula nga sa salamin. Ang nakasulat naman daw sa kanya, imbes na hi-hi-hi-hi, ay ho-ho-ho. Nung nagkwento nga sila, sinabi ko na lang na baka mamaya napagtripan sila ng multo. Natawa pa nga po ako doon sa ikwento ni tita at talagang pinilit ko nga siyang pigain kung gaano ka-legit yung ho-ho-ho-ho niya. Pero sabi nga ni tita, maniwala man daw kami sa hindi, totoo daw ang kanyang nakita. At inyong napakinggan ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel. Kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.